guys, papasok na ako. Ayan yung mga karom ko. Ayan. Yung baon ko. Alas 6 pa lang. Naantok na ako. Nagsalamin ako kasi ang sakit na ulo ko. So tara, pasok na tayo pang gabi. Pasok na tayo. Dito na ako sa work. Iniintay ko lang kasi may meeting kami ng saglit lang bago magpasok. So, 7. Hi! Guys, 10 na and first break natin ngayon. Kakain na tayo. Kunin natin dyan yung logs yung ah. Sa dorm. Kulang mag-isa kasi lahat sila pang umaga. Ay, hello, sarap ng adobo. Masarap to pag ininit. Tama-tama, may luto. Sila kahapon, lumabas kasi sila. Nagluto. Thank you, Tin. Sa isang araw na panggabi, grabe. Sobrang antok ko, guys. Pero, adya. Makapag-adjust din tayo in 1 week. So, may luto sila dito. I'm so happy. Gutom na ako. Yung chan ko parang nag-aalboroto. Hindi ko. Kasi gutom na ako kanina. Tapos kagabi naman kumain ako alas 10. Hindi naman siya sanay na kumakain ng ganong oras. Parang hindi ako muna tutunawan. Ganun. Nasusuka ako. Pero, ganun talaga guys kapag nag-shifting. Night shift, day shift. Iba-iba yung nararamdaman ng chan. Kain na tayo. So yummy. Adobo, chicken, and fork. Meeting ko lang sa oven para masarap. J-Logs, good night. Alas 10 na. So, pipiliti kong makatulog kasi may pasok pa bukas. Siguro mga 1 week ako mag-a-adjust sa pangga. But thank you so much for watching. Hindi ko alam kung mabubuo ko tong vlog na to. Pero itatry ko pa rin. Sana magising ako ng 5:30 PM para makompleto na may tulog ko kahapon. Kasi 3:30 gising na ako kasi nagutom ako. Kaya ngayon, kumain ako ng rice para kahit hindi ako mag-lunch. Kasi nga, ninibago pa yung chan ko. Ang gusto niya, may lunch. Eh, syempre, pang gabi na tayo. Pang umaga, gabi. So, wala nang lunch. Dinner na lang. So, yun. Medyo inaantok na naman ako. Ay, nag-edit ako ng reaction video. Sana napanood nyo na yun. Sana may natutunan kayo. Thank you guys so much for watching. Good night. Love you. Bye-bye! Yeah. Hi guys! Just me, Marimar. Ang aga ko na naman nagising. Pero hindi naman ganun kaaga mag-alas 4 kasi kahapon 3:30. Kuna, konti na lang. Mag-perfect na natin yung tulog natin. Huwag kayo mag-alala. Ang dilim ko dahil patay pa po ang ilaw. Ako lang mag-isa guys. Kasi pang umaga lahat sila. So, second day ko ng panggabi. And to, still firing for. Wash of pores ko. Grabe guys. 4 na oras na yung tulog ko. Pero okay lang. Parang malalim naman yung tulog ko. Kaya, nakapagpahinga naman. Iblock na naman mamaya. Hindi pa naman ako pwedeng magkape ngayon. Dahil malapit na ako magkaroon ng dalaw. Para makaiwas sa dysmenorrhea. Katangkat yung mga pores ng mukha ko guys. So, mag-aalas 5 pa lang, liligo na ako. Usually, naliligo ako ng 5:50 nung pang umaga ako. At feeling ko kapag tumagal na ako sa panggabi, magiging gano'n na din yung routine ko. Kaya lang sabi nga eh, halos 1 week to 2 weeks ako mag-a-adjust ng ganito.
nagugutom na ako. Pero kahapon, mas mabilis ako nagutom. 3:30, gutom na ako. Ngayon, mag-alas 5, ngayon lang ako nagutom. So, maliligo muna ako, guys. And then, kakain ako ng tira namin pagkain. Diyan. Para mamaya, magtitinapay na lang tayo. Let's go! Dito na ako sa dorm, so 8:05. Usually, dumadating kami ng dorm ng mga ganitong oras, 8:05. Atensya lang, magputi ako dito kasi cellphone yung gamit kong pang vlog ngayon. So, halos naka more than 1 week na ako sa panggabi. And, tinan nyo naman, ang aking eye bag talaga naman, lalo na lumalim. So guys, meron namang swaka sa ano or pagkain dyan sa canteen, pero dahil medyo busog pa ako, ayan o, nagluto si Debs ng banana cake, may tira pa, tapos magagatas na lang. Alam nyo, nakatulong sa akin yung gatas, kasi yung aking first two nights, ano, yung una kong gising, pinakauna kong pasok sa panggabi, gising na ako ng 3:30 p.m., eh, alas 6 pa yung alas ng ba, 6:30, diba, sobrang agap, di na ako makatulog. Tapos, no second day ko naman, alas 4 naman, ang gising ko. Sobrang agap. Eh, usually, J-Logs, gising ko is 5:40, 5:45. Kasi nga, hindi na ako kumakain dito. So, mabilis lang ako kumilos. Kaya, sobrang hirap talaga mag-adjust ng tulog. Buti na lang yung mga kasamahan ko dito sa room. Natutulog din sila, kaya hindi maingay. Tapos patay din yung ilaw, pinapatay namin yung ilaw. Basta, meron kaming parang lights off na time. Ba, alas 10 sa gabi, alas 10 sa umaga. Kapag ganun, sasara na ng bintana, isasara na rin ang pinto para madilim, para makatulog yung panggabi. Tapos pang umaga naman, makakatulog sila sa gabi. So, bawal lang mag-ingay. Kaya nakakatulog naman. Bali na ikatlong araw ko na isipan ko uminom ng Bear Brand, nagatas. Ayun, ayos naman yung tulog ko hanggang alas 5. Nakatulog ako, kaya medyo buo-buo na yung tulog ko. Pero late ako natutulog, halos araw-araw, 11 a.m. Eh, dati pag pang umaga ako, minsan 10 p.m. tulog na ako. Tapos, nakaka 7 hours sleep ako. Pero ngayon, matagal na sa akin 5 hours na tulog kasi nag-adjust pa yung katawan. Tapos parang sa pagkain nahirapan ako ng mga unang araw kasi nga parang busog na busog pa ako ng alas 10. Kailan ko nang kumain ng alas 10 kasi syempre hanggang magdamag tayo magtatrabaho, tapos ang kasunod na break time alas 5 nga pala, dahil nga may love life, ano, LDR ganyan. So nagpa first break ako ng alas 10 ng gabi. Kasi guys, sa department namin, okay lang kahit anong oras ka mag-break as long as i-consume mo yung 130 minutes na break time. So, sa iba kasi 11:20 talaga dapat. Sa amin, pwede kang lumabas ng alas 10. Kaya, nakatawag pa ako kay daddy ng mga alas 10 ng gabi, tapos hanggang alas 11. Yan, intay niya talaga ako, kahit antok na antok yun. Intay niya ako. Ganun yung routine namin pag night shift ako. Tapos, kapag umaga naman, nag-break ako ng 4 a.m. or 5 p.m. Gising na siya nun kasi magpitinda pa siya. So, maaga siya nagigising. Kaya, adjust din kami sa oras na dalawang mag-asawa. Medyo mapupuyat siya kasi alas 11 na siya nakakatulog. Gigising siya ng alas 4, alas 5. So, ilan lang yung tulog niya? 5 to 6 hours lang. Kailangan talaga kasi kailangan namin mag-usap. So, hindi pwedeng dahil magpanggabi na ako, eh, mababawasan na yung oras na magkausap kami. Hindi naman yun. So, ginagawa din namin ng time yung isa't isa para kahit na magkaiba yung aming routine, in nagkakausap pa rin kami kasi importante yung sa relationship. Since ilang beses na rin naman ako nagpanggabi, parang na-adjust na rin naman niya na ganito yung schedule ko. So, kung nagtatanong kayo guys, kung meron kaming night differential, yes, dito sa company namin, maliit lang yung night differential, 1,000 NT a month. Pero sa ibang company, mas malaki. Tapos, meron kaming libreng tinapay at juice every night. Lahat ng ano yon ng OFW or lahat ng Pilipino merong libre sa company namin.
Yun. Maganda naman pang panggabi J-Logs. Kasi wala masyadong tao, walang boss, walang mga visitor, walang customer na pumupunta. Yun nga lang, ang kalaban mo talaga antok. Tapos may mga IQC pa. Yung mga IQC, yung mga nagbabantay ng mga malimo. Ba, nakatulog ka, nakaidlip ka, pipicturan ka, ma-highlight ka, wala kang ano, performance bonus, di ba? Yun lang yung mahirap dun. Pero mas okay sa gabi kung ayaw mo ng maraming tao. Sa umaga kasi medyo maraming tao, tapos may office. So, ganon. And, yun, vitamins lang at saka gatas. Yung makakatulong sa katawan nyo para makatulog kayo ng maayos. And, thankful ako kasi nga maayos yung mga room ko. Kumbaga, marunong sila na, ba may natutulog, din sila maingay. Kaya nakakapagpahinga ako, guys. Medyo mahirap na talaga mag-adjust. Pero okay lang kasi pag panggabi, alam nyo ba, sobrang bilis ng araw. Katulad ka hapon, pumasok ako Sunday, paglabas ko Monday na. Yun lang yung gusto ko sa panggabi kasi napakabilis ng araw. So, mabilis lang lilipas ang mga panahon. Tapos, lalo na pag saho, di ba, makakapag-withdraw ka na agad ng madaling araw kasi nga ando ka na sa pub. Yun lang yung maganda dun sa pagpanggabi. And sa trabaho, ganun din naman. Pares lang din naman ang ginagawa. Kaya yung iba, mas gusto nila pang gabi kasi wala masyadong boss, walang nag-CCI or walang customer. So yun guys, yung aking experience for the whole week. Hindi na ako nakapag-vlog masyado kasi nga pare-pares lang naman yung ginagawa ko. So mag-boring lang, kaya gusto ko lang ipakita yung kaunting routine ko sa panggabi para magkaroon kayo ng experience na ginagawa ko sa panggabi. And natutulog pa rin naman ako pag di ako natutulog pa rin naman ako sa gabi. Pero kunti lang. Inagap ako na lang gising para makatulog pa ako ng umaga. So, yun lang guys. Thank you so much sa panonood ng aking vlog at ng aking night shift routine dito sa Taiwan. And good luck sa inyong lahat. Bye!